How will they play it out? We'll see. Pero focus muna tayo ngayon. Season 3 champion versus Season 4 champion. Is this a game 2 that will force a 1-1 or 2-0 ba? Simula. Alamin natin, Rob, Midnight, kayo na muna. Ayan na yun. Alright. Yun na yung sasagutin natin, Rob. Oo. Gagana ba yung Louie ng Season 3 champions or Season 4 champions yung mga kapagsarakagan ng Game 2 with a very succeeding victory with a 2-0 score? And grabe, nakita agad natin yung ano. Nakita ng magagandang diversion or the ultimate dito ng Louie. Oo. Rafflesia chasing lost. Ano ba ang tawag doon? Is Louie or Louie? Di ko alam eh. Wala pa si Madam Announcer eh. Di pa niya ina-announce eh. Dating naman, di ba? Kaya tayo ng Kaja. Kaja pala, no? Uy, Kilowash on the top lane. Muntik, Renzio. Reflection siya ng gusto. Kilowash naman ako ng kill. Grabe naman yung batuhan. Pero Kilowash, ang nagawagi dito, sabi niya, ako ang mas pogi sa'yo. Pero joke lang, pares na ng pogi. As Season 4 champions gets the first, Season 3 champions gets the first kill of this game. Totoo yun. Akala ko, medyo makukuha pa nila doon si Kilowash. And now, ladies and gentlemen, another game na naman na medyo maganda ang magiging start ng Season 3 Champions, and another game na makikita natin kung paano yung magiging comeback if ever man na makuha ulit to ng Season 4 Champs. Somehow, aggression-wise, I'm really leaning dito sa Season 3. How about you, Midnight? Feeling ko ano, maganda talaga. Maganda yung balance dito ng Season 3 Champions. This time around, they have a higher chance of winning because of this carry. And at the same time, yung scaling potential ng S4 Champs, no, it's based on a Lancelot na... Although naging skill towards the late game, pag kahit patungan ni Angela, walang problema kay, ano, kay Kilowash. And actually, interestingly pala, no, nagpalit ng position ng roles yung players ng ST Champs. Rio is on the carry, and Jeff Kitty Forever will be playing the... Parang funnel nga ito eh, kasi pare silang sideline ni Kilowash. Yun ang plano. Patabayin yung carry, and at the same time, hindi ganun kalaking problema si JP kasi nga may Esmeralda. Yep, definitely. Pero yun nga, like what you said, actually, kanina nga akala ko Rio will be the one to use dito yung Esmeralda. Pero yun nga, isa pa, yung sinasabi natin kaninang proper timing dito ng Falling Star Moon, isa yun sa magiging problema. Pero ang pinakamaganda rito is, paano nga kaya, eto, papasok sila dito, talk it about later, pero wala, out muna dito, Renzio, pero napatay si Lasty ni JP. I think hindi kailangan yung rotation na yun from Rio. He could have stayed in the middle lane. Probably nakuha pa niya yung dalawang kill dito, no, kay Valier at Lancelot. Kasi Xborg pa rin yan. Una-una sa lahat, ang hirap patayin ng Xborg. Pangalawa, ang trabaho ni Xborg sa lane is i-clear lang yung wave. And Renzio will happily give out his life basta na-clear yung minion wave, no? I think sobrang laking ano, nun, ubus na oras for Rio. And that's gonna give a lot of space for Lancelot to be able to move around. Nakita naman natin in the middle lane, tinetreat nila si Jay. Kaso yun ang problema. Ang tinetreat nilang hero is Louie, which is very good against him. JP was caught in the middle lane. And yung Falling Starman from Kilowash, I think medyo short yung cast niya ron, no? Hindi na-charge na maayos. Yes, saka ano din eh, talagang nakapag-out. What is actually the ultimate coming from JP para lang makataka siya doon? So balik muna sila dito sa lane. Pero what interesting this, hindi yata napansin ng Season 4 champion na pwede or posible na nakunin ka agad yung turtle onto the bottom lane. So pinili na lang nila possibly na i-invade yung purple buff dito. Oo, nakakuha na ni JP yung purple buff ni Esmeralda. Oh, yan o, probably boy pa naman yung blue side. Yung blue buff kamila. Naman, nang ultimate si Rio dito, pero with the purify, he was able to save himself. Pero ito na si Louie! Nakapag-gear-up-pinka, pero ito pumasok na si JP alongside the Angela. Mapapatay nila si Lusty rito, no? And hindi pa sapat yung damage ni Rio at this time around, yung Esmeralda hindi nila kasama. So, ito, problema si JP pag wala Esmeralda. Yes, totoo yan. And mahirap pa dito is that if JP could be able to snowball into this game, sobrang squishy ang lineup ng Season 3. Kung nakita natin doon, halos kaya niya ngang i-triple kill yun eh. Probably cooldown lang yung mga skill niya. Pero kaya niya pasukin yun even under the Tier 1 turret. And buti na lang, ayun na, bumapalag na. Kilowash medyo nagkakamali into terms of the Falling Star Moon kanina. Pero fuck, ang malakas. Mukhang mamamatay na siya dito. Pero papasok na yung NCO with the last insanity. Pero yung PNK, hindi na matutulungan dito si Kilowash. Oo. Even though may trade sa may top lane, I think S3 champs, I don't know kung ina-underestimate nila yung lineup nila, no? Or hindi nila talaga kabisa. Oh my God, look what the yin yung reaction from the Louie. Sobrang sakit. At ang masakit kasi doon, dikit-dikit, no? Pag na-tempo kayo ni Esmeralda na dikit-dikit kayo, mapapaano talaga yan. Ang sarap talunan nitong mga heroes na to, no? Pero yun yung ano, yun yung kinagandaan sa lineup ng S3 champs. Ang lalakas nila sa skirmishes, even during team fights. Hindi sila pwede maghiwa-hiwalay kasi nga, again, the biggest problem that they have is the pressure of the Lancelot, no, na
pumapatay, pumipitas ng hero sa side nila. So if you're S3 champions, you need to fight as 5. Huwag mong bigyan ng opportunity na magkaroon ng scaling potential itong Lancelot kasi magkakaproblema talaga kayo sa scaling. Totoo yun. So, mas maano kasi in terms of ano, pero dito, speaking of scaling, ginamit na ni JP yung ulti niya dito para lang mahabol si Ryo pero masyadong mabilis with the Phantom step out. So may bandang likod, Jay, sinubukan dito si JP pero siya pa yata yung mamamatay. Si Jay yung naging collateral damage pero si Ryo dito ang ina-attack niya. Ganun yung Felicia, si Fusa kayo sa may bandang likod. Hahabol pa sila, yung Johan, pumahabol. Midnight, what is going on? And grabe, S3 champions dito, no? Even though they don't have the Esmeralda, yung capability lumaban ng isang Luo Yin, no? It brought enough time for the response to actually go into the team fight. Ang problema, kulang at that point. Kasi nga, wala yung Esmeralda. Yung split pressure na ginagawa ni Esmeralda is na-check lang ni Renzio. Even though nakakuha sila ng kill, it doesn't really translate into much kasi nga, nakaharangan pa rin sila ng S4 champs. Mm-hmm. Saka medyo nag-overcommit na rin sila doon yung habol kasi napilitan din gamitin nga si JP yung ultimate niya para lang mapasok. Pero ito, papasok muling uli si JP sa may banda likod. Ryo will be makukuha ba? Pero si Jay, yung unang namatay, si Ryo, low on life, hinahabol siya ni Renzo sa may bandang likod. Pero bubble kill na dito yung ex-boy. Pero hahabol naman, sabi nila Kilowash dito, wala kaming pake kahit nasa ilalim kami ng tore. But here, Renzo, may immortality pa siya dito. It actually gonna get popped. Pero bubble kill, Deputy Forever, kinakasalig si Stretching na rito. Si Kufra, si Raflisha, habol dito sa ilalim ng tore. Yung bola, sobrang sakit. Kilowash will be taken down. It's gonna be 3-4-2 exchange. Sa tingin ko, lumamang doon ang season 4 champs. Yeah, lamang na lamang yung S4 champs talaga doon kasi napipigilan nila yung, again, yung scaling ng S3 champs. No? This is still a Lancelot. Tumataas yung damage output niyan and baka mapigilan talaga yung ceiling na pwedeng maabot ng S3 champs. Pero gusto ko lang i-comment si Jeff Curie Forever. Ang sexy niya doon, inabot niya sa ano. Second turret, no, sa may middle lane, ang haba nung tinakbo niya, galing siya ng green, yung green sa baba, no, yung katabi ng blue ng kalaban, nilakad niya papunta sa likod ng tore para mapatay yung Angela at yung Lancelot. Saka, parang ano eh, binigyan siya ng task dito ng mga kakampi niya. Sabi, Jeff, ito lang yung targetin mo, whatever it takes, pasukin mo kahit sa likod na likod. Oo. Actually, feeling ko nga baliktad sila ng ginagawa. Jeff Cutie Forever should play against the X-Borg kasi kaya niya yon. And mas malaki yung amba ni Kilowash on the teamfight. Pero ito, mapapatay ni JP, si Lusty dito, ano po pala yung Kupano. And they will immediately translate that into the turtle. Roughly siya, having a 1v fight affair here against Kilowash. Pero Jay will help him out. Pero the main objective is still the turtle. No? Panggulo lang to, no? And Jay, oh, hindi nakuha. Retribution is there from JP. TP out, abot pa. And they umabot. And that is gonna be another kill for the S4 champs. Kilowash, wala siya nagawa on that specific time. Yes, and somehow, no, hindi pa tayo nakakita dito ng like an ultimate na parang talagang kagulat-gulat in terms dito kay Jay. Pero sabi dito na Season 3 champion, sige, hayaan na muna natin. We could be able to win the late game dahil meron naman, they have this damage with the power spike na magagaling kay Ryo, even Lusty, even Kilowash. Actually, halos lahat dito sa side ng Season 3 champs, gonna be pwede mong scale up in terms of damage. Yes. So, para sa'yo, Midnight, in terms of late game natin, who would you actually pick dito? Sabihin natin parehas ng parehas na silang may item. Hands down S3 champs. Yun nga yung idea. Yun yung idea bakit ganito yung laro nila. They're playing it safe kasi alam nila sila yung late game. It's just that they missed their early window timing kasi ang lalakas na itong mga heroes na to, no? Louis, Johead, Popolin Kupa, and sabihin natin yung Kari and Esmeralda kailangan mag-farm niyan. The pressure can be converted to ano, to kills and objectives. Yun yung kinaganda sa lineup ng S3. Overall balanced yung lineup nila, no? Pero they're playing for the late game. Just understandable kasi natatakot talaga sila mag-scale up yung Lancelot. Yes, yun na rin. Yun din talaga. Yung pinaka-rason dito ng Season 3 Chanda Deer. Pero somehow, no, nakakabangin sila in terms of the... Pero ito, JP going in. Jay dito nangangalim. Siya yata yung mamamatay. PNK, he's not gonna be okay. Dahil, pero hindi niya matutulungan yung kanyang kampe. Pero masyadong malalim at mainit dito si JP dahil siya na ang binabanata ng buong Season 3 Chanda. Nakakatakas na kaya! Grabe, ang swerte, anak ng Diyos si JP, nagkaroon ng cyclone, ay nakatakbo pa siya. That timing though, nag-flicker out tatlong hero sa side ng S3 champs para habulin si Lancelot. Pero sabi ni Moonton, JP, ako bahala sa'yo, eto cyclone ay. Grabe, no, grabe. What is going on with our Lancelot players ngayon? Grabe yung mga pinapakita nila.
Grabe, sana all, no? Ganito yung Lancelot games. Wala pang panahalo yung Lancelot ko, 0-3 na sa bagong season. Pero ang ganda ng pinapakita ng S4 Champs, they really understand what they are supposed to do. Si JP, kanina pa niya pinipitas-pitas yung Popolent Kuba kasi literal na walang gagawin si Lusty against the Zero, no? Alam nga naman, kagating niya yung hindi niya naman makagat kasi nawawala sa mapabigla yung Lancelot. And at the same time, yung mobility, ang pansagot nila is the Johead. Pero again, S3 Champions, hindi nila nakikita yung condition na yun. Actually, ang labo, medyo malabo yung movement nila, no, around the map. Kilowash is still playing around against Renzio. And si Jeff Cutie Forever na nasa kabilang side where he's supposed to be on the other side of the map. That's why S4 Champs, they have a lot of room to work with. Ang dami nilang rotations na nagiging successful because of the unpreparedness ng positioning na S3 Champs. Mind you, S4 Champions may problema rito when it comes to positioning. Pero S3 Champs, sila yung nalulugi kasi nauunahan sila pumesto. And the Lord is now taken by S4 Champs, and this is a very, very big problem, no? With their lineup sa S4 Champs, they can definitely assault the base of Season 3 Champions. Ang daming pampitas. You have the Xberg with the Last Insanity that can go alongside the Lord. And remember yung Lancelot Angela, no? Isa sa mga heavy assaulter, sir. Papasukin ka talaga sa base yan. Totoo. Papasukin. Sa totoo lang, isa sa nagpapahirap dito for the Season 3 Champion. Sabi nga natin, may damage sila dito. Pero not enough to be able to bring down Rafisha. Pero yun lang, Kilowash, gano'ng kamang kakunat siya pa rin. Yung unang mamamatay, Rio, yung kanyang savior dito, might actually go down. Napapingitan na siyang gumamit dito ng Purify para lang makaalis kay LVJ. Siya na mismo yung gusto kong mag-secure ng kill doon kay Rio. Pero out na dito, buhay pa dito yung Lord. Pasa likod, Jeff Cutie Forever naghahanap ng pick off doon. Sino nga kaya yung gusto niyang mapatay? Pero siya yung namatay dahil JP na secure. That's gonna be a 2-man down para sa Season 3. Mukhang mahihapan silang mag-defend dito, Midnight. Grabe. Alam mo si KLBJ, no, larong-laro. Pagkatapos nung push mid, nakakuha sila ng kill kay Kilowash. Nag-flicker in sa likod, tapos binatuhan ng puso. Grabe. Ayun na. Sultan, pinasa sa loob ka. Sabi lang natin. Alongside the Lord. Pero JP. Walang Angela. JP. Medyo nakagat siya doon pero dinikit sa pader. Lusty will be taken down, mga kaibigan, na matay dito si JP. Pero hindi pa hihinto ang Season 4 champ. They could be able to take down yung Torre dito sa ibaba. Yeah. Rio trying to get one para makakahuli nga kaya. Pero pinasok na siya dito ni Rafflesia. Bumola-bola. Yun na nga. Siya yung namatay. Kilowatch na yata ang susunod dahil hindi pa rin sila namamatay dito. Jeff Cutie Forever trying or slagging. Dito siya yung double kill. Pero babawi. Babawi pa sila. Triple kill na rin si JP. Si Jeff Cutie Forever, my God, what a comeback dito in terms of the kills. Pero nakuha naman ng Season 4 chap kung ano yung pinunta nila doon. And yeah, that's gonna be the inhibitor. Sabi ni JP, sabi ng shotcaster, pwede kong pasukin to eh. Kasi pinasok na yung beses, walang Angel eh, no? Isa lang, yung isa si Renzio with the Last Insanity, no? Tiisa kayo, hindi dalawa sayo. Saka ano eh, you can see how confident JP going inside the turrets. Kung ba, ang nangyari, I think it was the bite and the trap from Lusty, yung medyo nag-contain sa kanya doon sa loob. Pero doon mo makikita na ganon ka-confident na si JP even without the Angela ult. Yeah. Yung ano talaga eh, yung mindset lang na pag pinasok ko to, may backup naman ako eh. Unfortunately, hindi tumalo si Renzio at that time. Meron siya last night. Dash is on the top lane, no? The mobility, the mindset, the ability to reset the dash. Okay, si JP sabi niya, hindi abot ng dash ko si Johead. Ang gagawin ko, dadaanan ko yung creeps. At pupuntahan ko si, ano, si Jeff Cutie Forever. This is the level of mechanical skill that we're talking with these players, no? Yung ano lang, yung ability lang to execute those kinds of catches. Ganun ka-confident si JP. Unfortunately, on that specific moment lang talaga nung pumasok siya, nahuli siya ni Popolent Kuba and hindi tumalon din si Renzio with the Lost Insanity on the export. Pero ito, roughly siya going inside the base. Nahuli! Na si Luoyi with the Tyrant's Rage pero mapatay naman siya ni Esmeralda. Problem is, wala nang pang-control kay JP pero wala rin ultimate si KLBJ dito, no? Falling Starman from Kilowash. Well, Fusaken Dive Flipper is there. Balir, tinulak pabalik Rio. Hinahabol si Fusaken dito na mapapatay niya pero the Last Insanity is there. The dash is not enough. Pero buhay pa si Rio pero mamamatay pa rin siya from the flames of the Xborg. Hinahabol siya ni Esmeralda, no? Pero Jeff Cutie Forever, alam niya, nandito. Naaamoy niya si JP. Amoy champion. Cyclone, ayun na naman, pero hindi pumasok, pumalik, Kilowash! Fusaken! KLBJ pala, naku po, binanggit ko lahat ng players. KLBJ, with the ultimate, no, the assist is there, pero tumalo na si Esmeralda, but still, the mobility of JP is moving too much for Season 3 Champions. Nilakaran pa yung Popolent Kuba, JP! What a play
from the Lancelot. Kala mo kayo lang marunong maglansa? Oo, kung sobrang ganda nung Lance ni Rio kanina, this is a very, very stellar performance coming from JP from the Dodge doon sa unstoppable force ng Johan up until nalilibanan niya yung dalawa sa gitna. Siya pa na buhay and the Lord will be get uncontested unless panakaw to ni Jay. And I think Raflisha will be checking the brushes right now. Grabe, Lancerist si JP dito, no? The catch, flicker out. Raflisha, alam niya na si Jay lang yung bubuisit sa kanila dito, no? Forced to use the ultimate, pero okay lang yan kasi the main objective is the Lord. Ite-trade niya, and every day, any day, no, yung ultimate niya for the Lord. Kasi this time around, he will be ready for the push. The immortalities are coming out. JP will likely go for another kill on the Pop and Koopa, pero hindi niya burst down this time around. Pero andito pa rin yung kampi niya, no? Pinapasok na, hindi na hinintay si Lord. Kuya Rob Luna, pero napakita talaga from Kilowash, expected yung dash ni JP dito, no? Pero the fight is still not over. Jeff Fury forever was taken down by the Angel. Lost Sanity. Insanity came out from Renzio. Pero ito na yung Lord. Wala nang skills. Lahat ng players dito, no? The Lord is still alive. Kanyang-kanyang basag na. And highlights dito sa base ng S3 Champions. Pero yung Lord, tamang objective lang. Bahala kayo sa buhay nyo. And 2-0 is gonna be the score for this series in favor of the S4 Champions. Oo, tama ka doon, Midnight. Lancerist nga ang kuya mo, JP. Grabe sa paggamit. And yeah, wow, what a performance dito coming from the Season 4 Champions. What's going on ba sa Season 3 na they're getting the early game, then somehow, some way, sa may mid-game to late-game, medyo kinakapos. And this is something that they need to fix.